bilang ang Yamashita treasure na marka. Medyo matagal nang may nag-request sa topic na ito kung ano ang kahulugan ng hagdanan o stairs bilang isang Yamashita treasure na marka. Pero ngayon ko lamang ito naalala nang meron akong sinagot kamakailan na isang mensahe uol dito. Masasabi kong may pagkakomplikado ang pagbasa sa markang ito, pero susubukan ko itong ipaliwanag sa abot ng aking makakaya. At kung marami ang magiging katanungan ukol dito, siguro ay sasagutin ko ito sa ikalawang yugto o part 2 ng bidong ito. Umpisahan na natin ang pagtalakay sa naturang markang ito. Ang isang hagdan bilang marka ay may dalawang uri. Una, ito ay markang nakaukit sa isang bagay sa paligid. Sa karaniwan, ito ay nakaukit sa mga lumang bato at punong kahoy. At base sa aking ilang mga karanasan, ang markang ito ay nakaukit na rin sa mga lumang bahay. Ang pangalawang uri naman ng hagdan bilang marka ay mismong ang aktwal na hagdanan. Maaaring ito ay hagdanan ng isang lumang bahay. Maaari na rin itong hagdanan sa ilalim ng lupa tulad ng tunnel at cave. Umpisahan muna natin ang pagtalakay sa mga nakaukit na bersyon ng markang ito. Kapag markang nakaukit na hagdanan ang iyong natagpuan sa katawan ng isang lumang puno o bato, ang pinaka-importante mong gagawin ay ang suriin mo ang paligid. Sa nakaraang video, nabanggit ko na ang pagkalap ng impormasyon sa lugar ay isa sa mga unang importanteng bagay na dapat mong malaman. Alamin mo kung ano ang history o nakaraan ng lugar, lalo na kung may dating lumang bahay na nakatayo dito. Bilang isang halimbawa, sabihin nating may dating lumang bahay na nakatayo sa lugar, pero ito ay lubusang nasira na ngayon. Sa ganitong sitwasyon, nais ipahiwatig ng nakaukit na marka na ang deposito ay nakabaon sa kinalalagyan o bahagi ng aktwal na hagdanan ng lumang bahay. Sa aking mga karanasan, ang markang hagdan ay mas karaniwang inukit ng mga sundalong Hapon sa isang sulok ng lumang bahay. Maaaring ito ay nasa kisame, pader o silong ng sahig. Pero paano kung walang hagdan ang lumang bahay? Kung wala itong hagdan, ibig sabihin ang tinutukoy na bahagi ng marka ay ang pasukan nito. Ngayon, paano naman kapag sinuri mo ang buong lugar at iyong napag-alaman na ito ay sadyang kagubatan mula pa sa panahon ng mga sundalong Hapon? Sa ganitong sitwasyon, ang nais ipahiwatig ng marka ay may isang nakatagong pasukan ng tunnel o cave. At ang kagandahan nito, ang markang ito ay nagbibigay kumpirmasyon na nasa loob ng tunnel o cave ang deposito. Ang pangalawang uri naman ng markang hagdanan ay isang aktwal na hagdanan. Ito ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng lupa tulad ng tunnel at cave. May ilan na sa inyo ang may katanungan ukol dito. Dalawa ang maaaring kinalalagyan ng deposito sa ganitong uri ng hagdanan. Ito ay maaaring nasa pinakadulo na ibaba ng hagdanan at maaaring na rin ito ay nasa gitnang ilalim nito. Maliban sa tradisyonal na uri ng hagdanan na ito, merong klase ng hagdanan na kung tawagin sa wikang Ingles ay flight of stairs. Ang ibig sabihin nito ay maaaring lumiko ng ilang beses ang hagdanan. Dahil dito, maraming mga baguhang treasure hunters ang nagkakamali at nabibigong hukayin ang kanilang hinahanap na nakabaong deposito. Sa ilustrasyon na ito, ang karaniwang pagkakamali ng mga baguhan ay dito sila agad naghukay. Ang hindi nila alam, ang hagdanan pala ay isang flight of stairs na lumiko sa ibang direksyon. Kaya sa kanilang patuloy na paghukay ay sadyang wala talaga silang madadatnan.
Importante na kailangan mong sundin ang hagdanan maging sa pagliko nito sa ibang direksyon. Pagkatapos ay siguruhin mong naabot mo na ang pinakadulo nito bago mo ito umpisahan na hukay. Para sa mga kasagutan sa inyong mga komento, ito ay maaari ninyong mapanood sa aking ikalawang YouTube channel na elmozugwalt. Sa Facebook naman ay sa aking Facebook page na Treasure Hunt Club. At bago tayo magtapos sa bidyong ito, ay basahin natin muna ang ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay Nelson PHTV from Davao City. Shoutout kay John Ray Yige. Shoutout kay John Ray Murray from the province of Bohol. Shoutout kay Rico Bahuyo at sa kanyang Bahuyo Group Backyard Treasure Hunter. Shoutout kay Galvan TV Johnski. Shoutout kay Jeros Balicario. Shoutout kay Animation Dalyom Salap. Shoutout kay Ricky Chupita from Surigao del Norte. Shoutout kay Mark Timbakasan. Shoutout kay Ras Tiwa. Shoutout ulit kay Calvin TV Johnski. Shoutout kay Tuntuhod na may nakitang marka na batong hugis pagong. Meron na tayong mga videos ukol sa mga pagong na marka, kaya mas maiging panuurin mo na lamang ito. Shoutout kay Manolito August Jr. from Eden Torrel, Davao City, at ayon sa kanya, confirmed na may isang deposito ang narecover sa isang gilid ng sapa na tinititigan ng isang palakang marka. Shoutout kay Raymond J. Candido Francisco na may nais itanong sa isang triangle na marka. May ilan akong mga nakaraang video ukol sa mga triangle na marka, kaya i-check mo na lamang muna ito at baka tumugma sa marka na iyong hinahanap. Shoutout kay Junings Misa. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa lahat.